What's up and welcome back ulit kay CJ Nyegs channel. Yun mga CJ Nyegs, happy Valentine sa inyo at sana lahat kayo ay may ka-date ngayong February 14. So yun mga CJ Nyegs, ito yung ating pumpkin patch tarantula patch form. Yan. And then meron tayong enclosure mga Nyegs. Itong ating P-Fatch ay ilipat natin dito at tuturuan ko kayo ng mga care sheet about sa ating pumpkin patch tarantula. So, yun, no? Hindi ko alam kung ano yung gagamitin ko enclosure. Ito ba o ito eh? Pili kayo, pili. Ito na lang, no? Ito na lang. So, yun, umbisa na natin itong video na to. In 1, 2, 3, let's go! Maganda itong walang cash eh. Uy, natanggal oh. Ayan, sira tuloy. Sira na ito mga Nyegs. Maganda po ng flash. So, tanggalin ko lang ito mga Nyegs. So, ayan mga Nyegs. May itahin nyo, meron na tayo ditong mga decoration na pwede natin gamitin sa ating enclosure sa pagre-rehouse. At yun, no? May itahin nyo naman, sira. Pero ako bala dyan, ididikit natin yan ng ating glue stick. Kabit lang muna natin. Ayan. Mga Nyegs, nalagyan ko na siya ng glue stick. All goods na yan. At yun, set up na natin itong ating critter keeper enclosure. Lagyan na natin sila ng mga decoration muna, no? At may naisip akong gagawin mga Nyegs. Galto. Yan. Bago kayo turuan about dyan, ayusin muna natin itong enclosure niya. So, pag ganyan ito mga Nyegs, iyan, no? Para malupit. Lagyan na natin siya ng substrate. Ang balak ko is gawing halos kalahati na itong enclosure ng substrate niya para makapag-borrow siya. Pero yun nga, ituturo ko naman sa inyo kung bakit. So yun mga CDNs, tapos na natin siyang i-set up. And yung final product natin, so yun yung enclosure niya. At ililipat muna natin siya dito sa kanyang bagong bahay bago natin siya pag-aralan at bago niyong malaman kung ano yung mga pwede niyong malaman sa kanya, no? So, ilipat muna natin siya ng daan-daan. Tawid na lang siya, tawid. Ayan. Ayan na siya sa kanyang bagong tahanan. Ayan na siya mga niyang sa kanyang tahanan. At yun, pwede na natin siyang pag-usapan. Ayan, pag-usapan muna natin siya mga CJ Nyegs kung ano ba, kung paano ba siya alagaan. Kung paano ba siya i-keep. Yun. At least may malalaman kayo at matutunan kayo kung gusto nyo mang mag-alaga ng isang pumpkin patch tarantula. Let's go! Subscribe to CGNX. Click the bell icon. Una, pag-usapan natin mga Nyegs. Bakit nga bagal to yung setup ng aking enclosure sa ating pumpkin patch tarantula, no? Unang-una mga Kanyegs, kaya galto yung setup natin ay para siyang posorial na terrestrial. Dahil ang mga pumpkin patch tarantula ay burrower. So ito, meron siyang hide dyan. Ayan, hide dyan. Pwede siyang mag-hide doon at mag-settled. At bakit din terrestrial, no? Minsan kasi hindi sila nagbabarrow. Minsan nandun lang sila sa itas ng lupa mga CGNX. Doon lang sila nag-aabang ng prey. Doon na sila nagsasapot. Yun, kaya galito yung sinetap ko sa Alemanyex. Basic lang, no? Yun lang yung reason kung bakit ginawa kong galto yung enclosure niya. Terrestrial na pwedeng gawing posorial. Sana nagigets nyo mga CGNX. Ngayon, punta muna natin itong ating pumpkin patch tarantula. Kung ba't siya tinawag na pumpkin patch tarantula. Yung nakikita nyo, bakit pumpkin patch? Ang pumpkin sa Tagalog ay isang kalabasa mga Nyegs. So yung pattern niya kasi, para siyang kalabasa, no? Yung kulay. Meron siyang itim, meron siyang orange, and medyo reddish na brown, no? Na pagka-coloration. So, kaya siya tinawag na pumpkin patch tarantula dahil sa kanyang coloration. Pa ba yung mga magandang bagay kung bakit kailangan mo i-keep tong tarantula na? So, first of all, mga CGNX,
meron siyang heart shape dito sa kanyang abdomen, no? Ayun, no? Makikita niyo yung heart shape na yan. Lalabas ko sa screen kung hindi niyo masyadong kita. Yan yung isa sa mga magandang bagay sa kanya, no? Napaka-unique. Napaka-angas na itong tarantula na to. Pero yung mga CGX, hindi lang siya yung may heart shape din, no? Meron tayong tiger red drum ba yung tawag doon? Basta yung mga yun, meron siyang mga katulad na merong heart sa likod, katulad ng elegance, yun. Pero isa to sa pinaka medyo hindi pricey sa hobby natin kung bibilin natin, no? Kaysa sa ibang may ganun kasi medyo pricey ng iba. So ito yung the best sa inyo, na cute na tarantula. Napaka-cute niya mga nyags kasi tingnan nyo talaga. Kakaiba yung pagkakadesign ng kanyang pattern at kulay, no? At yung heart shape nga nila sa likod. Yung nagpalalong nagpaganda sa kanila. Nung max size ng ating Pipach tarantula, dahil nga isa silang dwarf tarantula, ang max size lang nito ay 4 inch to 3 inch. No? Tinawag silang large form ng pumpkin patch tarantula. Ewan ko, alam ko may small form lang nito. Meron talagang dwarf na maliit lang nito, pero ito yung large form, yung nasa akin. Kung tama ako manyags, comment. Pag mali, comment nyo na lang din. No? Kasi medyo minsan nagkakamali tayo. Pero yun nga, no? Itong akin ay large form ng isang dwarf tarantula ng pumpkin patch tarantula. So, ayan siya. Female na ito ay umaabot ng 3 to 4 inch. And yung male naman is 3 to 2 inch, no? Kaya nasabi ko tong isang female dahil kung makikita nyo naman, medyo malaki yung pagkakatawan niya. And then, nasa 2.5 inch na siya at hindi pa siya nagkakaroon ng hooks. At yun, no? Based din sa kanyang ventrals. Din sa kanyang ventrals is looks female siya. So, kaya ginawa ko na rin siya ng enclosure niya na pang matagalan. So, ito yung ating Pipach. So, sa mga nagtatanong, heavy weber ba ang mga pumpkin patch tarantula? Yes, mga CGNGs, heavy weber sila. Pero, yun nga, katulad sabi ko, minsan hindi mo makikita yung pagka-heavy weber nila kasi minsan nasa ilalim nga sila, no? Nagbabaro sila. Pero yung ibang Pipach ay mas prepare nilang nasa itas lang at magsapot-sapot. Kung lalagyan mo siguro siya ng maraming anchor point katulad nito na pwede niyang pagsaputan, baka makita mo yung pagka-heavy weber niya. Pero pag tumagal yung mga araw, makikita niyo ko rin dito na marami siyang sapot-sapot dito. So abangan niyo yung mga nags. Growth rate naman ang pag-uusapan natin. So nabili ko to ng, hindi ko alam kung ilang ano na eh, basta sa 3 months or 4 months na to sa akin. CM size siya, 1 cm. So ayan, kung isipin nyo 4 months ngayon, ganyan siya kalaki. Nasa 2.5 inch na nga to, or 2 inch. So medyo mabilis yung growth rate niya, no? Mabilis yung paglaki niya. Depende siguro sa area or humidity ng inyong lugar, no? Siguro kung sa, kasi dito sa atin sa Pilipinas mainit eh, kaya mas magiging mabilis yung metabolism nila. And then kung itatanong nyo mga nags kung pang beginner ba tong mga Pipach, ay yun, sasabihin ko sa inyo na pwede siya sa beginner kahit na isa siyang old world tarantula, no? Kasi karamihan ng old world tarantula ay bawal sa beginner. So bakit pwede siya sa beginner mga nags? Kasi mga nags, itong ating Pipach ay hindi naman sila aggressive, no? Hindi sila pala threat posture katulad ng mga darling OBT, pero skittish sila. So kung ayaw mo naman i-handle yung pagka skittish nila or mabilis nilang tarantula, kasi medyo magalaw-gaw nga itong mga tarantula na to, kung kaya mo naman i-handle yon, why not, diba? Hindi naman talaga yun eh, kung hindi ka naman bukas ng bukas ng enclosure, hindi naman sila magugulo. So yun yung mga iwasan niya. Pero pwede siya sa beginner kasi nga hindi siya aggressive, hindi siya mga nangagat or nagdi-threat posture, kaya pwede siya para sa akin, no? Skittish lang talaga siya. So yung sa mga beginner dyan, alam niyo na, pwede kayong bumili kasi nga hindi siya aggressive, pero laging tatandaan na mag-iingat kayo, baka makatakas. Yun lang yung risk nito sa pag-aalaga nito, eh baka makatakas sila. So pag nakatakas, sayang yung pera niyong pinambili. Yun lang yung mga snakes. Pagpapakain naman nito mga snakes ay nakadepende pa rin eh. Siguro kasi nung CM size to ay puro pre-killed lang. And then nung medyo lumalaki na siya, nymphs ng lats, and then itong katulad na ito ngayon, pinapakain ko na superworms, mealworms, mga ganun na. So yun lang pwede nyo ipakain sa kanya. Waitings lang din kayo, matagal din, hindi naman sila ganun katagal lumaki. Medyo makikita nyo rin yung improvement sila sa mga 1 inch na sila. Pag 1 inch na, doon na lumalabas yung pagka-pipatch nila, no?
Kahit nung maliisling pa lang sila, kita niya na yung pagkabipat sila. Nagsagagay na rin ako ng ating water dish niya dito, no? Sa gilid. At yun mga niyags pala, kahit na moist na yung area niya, maglagay pa rin kayo ng water dish, no? Para mas maiwasan natin yung pagkamatay nila. Kasi yun nga talaga, kailangan natin ng water dish. Kahit sa wild wala silang water dish, eh yung pag umuulan kasi sa wild, no? Doon sila nakakainom, nag-evaporate yung tubig paitaas. At yun, yung mga tarantula naman ay marunong lumangoy, mga niyags. Promise, kahit ilubog mo yung tarantula mo ngayon, makakalangoy yan. Kung gusto nyo gawin ko ng video yan, comment lang kayo. And then yun pala mga niyags, gusto ko sanang i-record sa inyo na paglalagay ng springtails sa enclosure ng inyong mga tarantula, no? Lalo sa mga tarantula ang kailangan ng humidity. Para saan mga niyags? Para makaiwas tayo sa molds or mga peste-peste dyan, no? Kasi sila yung mga naglilinis ng ating enclosure ng mga tarantula. Lalo yung mga tain ng tarantula, sila na bahala doon maglinis. Lagyan nyo, taktak nyo lang. At sana bumili kayo ng cleanup crew. Mga sprinkles mga niyags ay makakatulong para mapanatiling malinis ang ating mga enclosure. Ang mga enclosure ng ating mga tarantula. Makasih yun niyags. At sa tingin ko naman, sabi ko na lahat ng pwede ko sabihin sa inyo about sa pumpkin patch tarantula. At yun, mga CJ Nyag, sana nag-enjoy kayo. At yun pala, no, next vlog natin ay lalagyan natin ang label ng ating mga tarantula. Kaya sa mga makakapanood nito, please comment down below ng inyong mga pangalan para lalagyan natin, kunwari, pumpkin patch. Tapos yung pangalan mo sa baba, kunwari, Erjan. Pumpkin patch Erjan, no? So, mare-remember ko kayo mga Nyags na yung tarantulang ito ay pinangalan kay Erjon na subscriber ko. So yun, sana mag-comment kay mga niyags para yung mga tarantula natin ilalagyan ko ng label isa-isa at malaman ko kung sino yung mga totoong subscriber natin dyan. Let's go! At sana yan na, stay wild, support all local bloggers, support CJ Niyags. Hanggang sa muli mga CJ Niyags, stay safe, stay wild. Yun lang. Let's go! Renzo Liba, shoutout sa'yo men, salamat sa iyong support at yun no, yan. Celtic TV, shoutout sa'yo, check niyo yung channel niya. Yan, salamat sa mga nag-comment mga lods. Stay safe. Bye-bye.